Tambay, kamusta po tayong lahat? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan ngayon. Dito po ay malamig. Nandito po ako sa Saudi. Ayan. Sobrang lamig po dito. So kung bago pa lang po kayo sa YouTube channel ko, huwag nang mag-alinlangan. I-subscribe nyo na po ako at i-click na din po ang notification bell para ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na bago kong upload. Ayan, at kung magustuhan nyo man po yung bago kong content, please comment below. Ayan. So, ang bago po natin ngayong i-share is about sa doon sa mga nanay na nangangarap na magkaroon ng anak na babae at anak na lalaki. Paano nga ba? Bibigyan ko po kayo ng konting tips para kung sakasakali mang magbuntis po kayo ulit mga mamshi, di ba? Ito po ay base lamang po sa aking experience kasi po may apat po akong anak, tatlong lalaki na magkasunod-sunod at yung bunso ko po is babae. 7 years old na po siya ngayon. Ngayon. So, sa dun lang naman po ito sa gustong ano, mag-try. Di ko naman po sinasabi na talagang nangyari. Siyempre, kailangan din naman po natin ng pananalig na kung sa may ginawa ka, kailangan din pananalig mo na pagbigyan ka ni God, di ba? So, ayun. Sa una ko po kasi pag una po kasing anak, di po ba is okay lang kahit anong kahit anong kasarian pa yun. Okay lang kasi panganay naman, di ba? So, panganay ko nga po lalaki. Tapos, yun, nagbuntis po ako ulit. Kasi bigla, yung bang hindi ko, napaghandaan kasi hindi naman ako neregla. Diretsyohan lang ba, kumbaga. So, isang taon lang po yung pagitan ng panganay ko at saka pangalawang anak ko. Nabuntis po ako ulit. Ayun. Yun, lalaki ulit. So, sabi ko, gusto ko magkaroon talaga ng anak na babae. Sabi ko, kung sakasakaling mag-anak pa ulit ako ng pangatlo, sana babae na. So, ayun. Nagbuntis ulit ako after 3 years. Nabuntis po ako ulit. So, inaasam po talaga na lalaki ay babae na. Pero, ayun. Lalaki pa rin. Pero, kahit ano pa man, anak mo yun. Mahal ko yun. Kaya tinanggap ko ng bukal sa puso ko pero nangarap pa din ako na magkaroon ng anak na babae. Mahirap man ang sitwasyon namin pero sabi ko kahit isang babae lang talaga gusto ko magkaroon ng anak na babae. Pag nagkaanak ako ng babae, sabi ko tama na yun. So, ayun, after 3 years, na 3 years old na yung bunso kong lalaki. Sinabi ko sa asawa ko, magbubuntis ako ulit. Gusto ko ulit magbuntis. Gusto ko ulit na baka at this time magkaroon na tayo ng anak na babae. Sabi ko ganun. Sabi ng asawa ko, kaya mo pa ba na alagaan yung mga anak mo? Tatlo na yan. Sabi ng ganun. Sabi ko, kaya ko yan, ako pa. Sabi, basta ikaw, kung kaya mo kaming buhayin pa, di ba? Sabi, wala namang problema yun, basta masipag ang tao ko, di ba? Ganun. Tapos, nung napag-desisyon akong magbubuntis ako, nagiinom pa rin ako ng pills noon, kasi sabi ng asawa ko, wag muna ngayon, mag-antay-antay tayo ng konting panahon pa. Tapos, ayun, sabi ganun. Tapos, ayun nga, inom ako ng pills. Kasi nga, sabi ko nga, siguro nga hindi pa ngayon yung tamang panahon na magbuntis ako ulit. Sabi din kasi ng asawa ko, nasa malayo ako, mahirap na magbuntis ka ulit. Nasa malayo ako kasi sa Maynila siya nagtatrabaho. So,
Ayun nga. Sabi ko, okay, ganun. Tapos, sa madaling salita, hindi ko alam na buntis na ako. Hindi ko alam na buntis ako kasi umiinom ako ng pills. Monthly ako umiinom ng pills. Para nga, hindi muna ako mabuntis. Kaya nga, umabot sa 3 taon yung bunso kong lalaki kasi umiinom na talaga ako ng pills. Kasi nga, kumbaga, naghahanap pa kami ng tiyempo na magbuntis ako ulit. Kasi nga, 3 lalaki na. So, ayun. Hindi ko talaga alam na buntis na ako. Tapos, nararamdaman ko na, ano, parang yung mga naglilihi na baga. Pero, isang buwan pa lang ako nun. Akala ko, dili lang. Kasi isang buwan pa lang, normal lang naman yun na madili ng ilang araw. So, dilid na ako ng isang linggo. Sabi ko, bakit ano, hindi pa ako na dadat-dat, nagpipils naman ako. Sabi ng asawa ko, stop mo na yan, baka buntis ka na. Amin ka. Sabi ko, hindi pa ako buntis kasi nga nagpipils. Tapos, ayun nga, hanggang sa bumili ako ulit ng pills, sabi ko, baka ano, kulang lang ako sa inom ng pills. Bumili pa rin ako ng pills. Tapos, siguro na sa kalahati na ng pills ulit, yung iniinom ko, sabi ng asawa ko, itigil mo na yan kasi buntis ka. Sabi ko, di tinigil ko na nga yun. Magdadalawang buwan na yung tiyan ko. Saka ko lang na ano na, buntis na nga ako kasi magdadalawang buwan na eh. Hindi pa ako dinadat na. Sabi ko, Diyos ko, paano ba to? Sana ito na yung ano, ito na yung hinihiling ko. Hindi namin sinasadya na mabuntis ako sa panahong yun kasi nga, nagpipils ako. Pero, nabuntis ako sa hindi namin sinasadya na pagkakataon. At saka, iniisip ko dun yun, panay ko inom ng pills, baka maapektuhan yung bata. Sabi ko, ikaw na po yung bahala kung talagang itong batang to na pinagbubuntis ko, para po talaga sa amin. Sana po, hindi naman magka-diferensya. Sabi ko, ganun. Tapos, sabi ko, sana naman din, babae na. Sabi, sana babae na. Tapos yun, mga 3 buwan na yung tiyan ko na nga, na naramdaman ko sa sarili ko na gusto kong magpaganda, gusto kong ano, lagi ako naliligo, basta nag-iba yung ano ko nung nagbubuntis ako. Tapos, sabi ng mga matatanda sa amin, kung gusto mong babae yung anak mo, kung gusto mong babae yung anak mo, magpalit kayo ng higaan ng asawa mo. Yun, tip po yun. Halimbawa, lagi ka pong nasa kanan ng asawa mo. Tapos, isa, dalawa na yung anak mo na pareho. Halimbawa, pareho lalaki, pareho babae. Lumipat ka po dun sa kabila. Halimbawa, nakasanayan mo mahiga sa kanan, lumipat ka sa kaliwa. Kung nandun ka nakasanayan mo sa kaliwa, lumipat ka po sa kanan. Yun po, doon ka sa hinihigaan ng asawa mo, tas yung asawa mo doon sa hinihigaan mo. Yun po yun. Tapos, yun nga po yung ginawa namin, kasi sabi ko, bukod kasi sa pananalig, syempre, baka maging epektibo din yung ano, yung mga sinasabi ng matanda. Syempre, sabay din ng panalangin, ginagawa din namin yung mga advice sa mga matatanda, ng mga may ganong experience. Tapos, ginawa nga po namin. Tapos, sabi naman ng isa, hiramin mo tong ano ko, yung tali sa tiyan. Di po ba pag nanganganak yung mga ano sa bahay lang nanganganak or kahit nga sa ospital, gumagamit ng tali sa tiyan pagkatapos manganak para hindi daw malaki yung tiyan daw. Yun, pinahiram ako ng ano, yung anak niya kasi, puro babae. Pinahiram niya sa akin, sabi niya, hiramin mo to para, ano, kumbaga malihi sa akin. Kasi yung mga anak ko, puro babae. Para magkaroon ka ng anak na babae. Ako, syempre, ako gustong-gusto ko talaga magkaroon ng anak na babae. Hiniram ko yun. Tapos, ayun na nga. Sa madaling salita,
Ayun, 9 months na ano ko, pero yung parang paglilihi ko, hindi pa rin na ano. Gusto ko talaga yung lagi ako nagsusuklay, naglalagay ako ng lip tint, kahit hindi ko ugaling maglagay noon. Hindi ko talaga ugali ng ano, maglagay-lagay sa mukha. Pero nung time na nagbubuntis talaga ako, gusto ko, ano, nagbabrush yung mukha ko, naglalagay ako ng mga yung pants na pink yung kulay, di ba, yung dati yung ganun. Yun, naglalagay ako. Kasi feeling ko ang ganda-ganda ko. Kaloka. Tapos, may matanda doon sa amin. Tapos sabi niya, alam mo, babae na yung anak mo. Sabi ko, bakit po? Sabi, nag-iba ka kasi, para kang ano, para kang blooming, para kang ganyan. Tapos, yung ano kasi, naramdaman ko kasi yung pitik ng tiyan ko. Kasi di ba pag mga 3 to 4 months na yung anak, yung baby sa tiyan natin, mararamdaman mo yung pintig sa tiyan mo. Halimbawa, ako dati kasi, lahat ng pintig ng mga anak ko, yung tatlo kong lalaki na anak, puro dito sa kanan. Tapos nung naglipat kami ng higaan ng asawa ko, nagpintig yung tiyan ko, pumintig yung tiyan ko, 3 to 4 months, ganyan. Naramdaman ko yung parang gumagalaw-galaw na, ano siya, dito sa kaliwa. Tapos, yun, nakaramdam ako ng pag-asa na babae nga yung pinagbubuntis ko. Sabi ko naman, sana, ano, ibigay na sa amin ni God na babae na yung pang-apat kong pinagbubuntis kasi talagang hindi na ako mag-aanak kasi ano, yun na yung pinakahuling wish ko sa kanya na bigyan kami ng anak na babae. So, ayun, naghanda, hindi ako nagpa-ultrasound kasi gusto kong ma-surprise, ganun. Tapos, pero yung mga hinanda ko mga damit, mga pambabae, ganun. Kasi parang feel ko talaga na babae na yung anak ko. Ayun. Ayun na nga. Nanganak na nga ako. Tapos, nahirapan nga ako. Kasi ang laki ng anak ko. Laki ng bunso ko. Sabi ng doktor, habang umiiri ako, panalangin ko talaga na sana babae. Sabi ko kay God, ibigay mo na to sa akin, God, sana babae na yung pang-apat kong anak. Kasi, para naman may makasama ako sa bahay. Para naman may susuklayan ako, ganyan, ganyan, di ba? Miss na miss ko yung mag-alaga ng anak na babae. Sabi ko gano'n. Tapos, ayun yan. Tapos pagkalabas ng, narinig ko na yung iyak ng anak ko. Sabi ko, iba yung iyak. Parang matinis. Sabi ko, ay Lord, babae. Tapos, agad kong inano yung ano yung nurse, yung midwife na nagpanak sa akin. Sa hospital naman ako na ano siya, sabi, ay, congrats, missy. Sabi nga noon, babae pa yung baby niyo. Sabi ko, wow, thank you. Ang saya ko. Tapos, ano, excited ako makita yung mukha niya. Puro pa dugo yun, pero excited na akong hawakan. Sobrang saya ko nung nagkaroon ako ng anak na babae. Kaya yun, mga mamishi, kung kayo po ay gusto mag-anak na babae or lalaki, lipat po kayo ng higaan. Kung puro po anak nyo ay lalaki, tapos lagi po kayong sa kanan ng mister nyo, lipat po kayo sa baba, sa kabila, para po mag-anak kayo ng anak na babae sa kaliwa. Yun po, kung yun yung position nyo. Kasi may mga asawang ano naman, ipalitan sila. Ikami kasi, ano ako, lagi akong sa kaliwa, natutulog. Siya yung lagi nasa kanan. Ayun. Tapos, yun nga. Tapos mararamdaman ako kasi talagang tinatandaan ko sa tatlong lalaki na pinagbuntis ko. Puro talaga sila sa kalawa, sa kanan. Puro talaga sila sa kanan na nagpipitik, di ba po ba? Mami shit, pumipitik-pitik po sila sa tiyan natin.
Tapos nung pang fourth baby ko na, naramdaman ko na talaga yun na ano, dito na sa kaliwa yung pumipitik-pitik. Doon na ako nagkaroon ng pag-asa na baba yung anak ko. Tapos, yung matanda sa amin, nung pinunan niya ako, sabi niya, babae na yung anak mo. Pustahan tayo, sabi niya ganun. Pag naging babae yan, ninong ako, sabi niya ganun. Sabi ko, sige po. Yun, pagkalabas namin ng hospital, inaabangan talaga niya ako sa upuan. Sabi sa akin, oh, ninong na ako, babae yung anak mo, sabi niya. Sabi ko, sige po. Ang saya-saya lang kasi parang nakukompleto yung isang pamilya kapag may anak ka na babae. Hindi naman po sa, ano, hindi naman po na hindi ko mahal yung mga anak kong lalaki. Siyempre, mahal ko mga anak ko. Siyempre, bilang isang ina, nangangarap ka din po na magkaroon ng kapareho natin. Diba? Makakabanding. Diba? Ganyan. So, ayun mga mamshi. Ganun po. Yun lang po yung tip ko sa inyo. So, sana nagustuhan niyo yung experience ko, yung tip ko sa inyo, yung na-share ko sa vlog ko na to. Kung nagustuhan niyo po, sana please comment below. Ayan. See you in the next vlog. Bye-bye po.